Alam po ito ng lahat. Unang tita ko talaga kay as in, wow, grabe. Kasi naano po kaming housemate sa loob ng PBB house, tapos sumunod siya. So, nung pagkakita ko sa kanya, as in, wow, ang pogi niya. Nakita ko nga sa edit ng PBB yun eh. Inspiration ko nung pumasok ako ng PBB. Nung time kasi na yun, napanood ko yung Lucky Season 7 kila sa batch ni Ate Maynay. So parang gusto ko rin pumasok ng PBB kasi gusto ko rin matulungan yung pamilya ko. Nasa Japan po kasi kami ng mama ko noon. So sabi ko, gusto namin umuwi para magkakasama na kami. Pamilya, buong pamilya. Kasi andito sa Pilipinas yung mga kapatid ko. And then, parang after a year ate, nagkaroon ng audition sa Japan. Nagpunta yung Star Hunt doon, nag-audition sa PBB, ganyan. And then, tinarago mag-audition. Ayun, nakapasok ako. And ayun, diba? Sobrang pasasalamat ko nun. At least ngayon, kahit pa pala nakatunay na ako sa pamilya ko. Mula sa PBB house, marami akong learning. Isa na siguro doon yung huwag kang susuko sa pangarap mo. Yung talaga kasi pinaka-tumatak sa akin kasi maraming individual tasks sa PBB house na ako mismo parang lagi akong talo pag individual task. And then, bago matapos yung batch namin, parang nagkaroon ng big jump challenge. Kasi hindi ko nga alam bakit ang lakas ng loob ko sumali nun kung alam kong puro talo ako sa individual task. Kasi individual challenge din yun. So, ayun, tinry ko, sumabak ako sa big jump challenge. Kahit daw ako sigurado mananalo ba ako o hindi. Pero, sa huli, alam mo yun, napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko din. Ganun. So, huwag kang suko kung gusto mo talaga. And, tiwala sa sarili. Kailangan ikaw muna yung pinaka magtiwala sa sarili mo para magawa mo yung bagay na gusto mong gawin. Para ma-achieve mo. Memorable. And roller coaster. Roller coaster. Wow. And ano ba ba? Fun. Yan, fun. Memorable kasi ito talaga yung parang hindi lahat may experience siguro ng experience na nakapasok sa PBB house. Parang ano po, sobrang dami kasi nangyari sa loob ng PBB house na kahit ako hindi ko ina-expect na parang may experience ko, ganyan. Yung mga task, yung makausap si kuya, makaranas ng nakakabang eviction, ganyan. Memorable yun. And ano pa nga naman? Roller coaster siya kasi meron talagang times na parang naiiyak ka na sa pagod, ganyan. Mamimiss mo yung pamilya mo. Pero alam mo yun, andun yung mga friends mo, andun yung mga ibang PBB housemates na dinagamayan kapag may ganun akong nararamdaman, ganyan. Andun yung si kuya para magbigay ng advice sa amin. And then fun. Masaya siya kahit mahirap. Masaya kasi masaya makakilala ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar. And then, nakikinig ka sa mga storya ng buhay nila, sa mga pinagdaanan nila, hanggang sa PBB house, yung mga pinapakita nila. Parang grabe lang. I mean, hindi ko na-expect na makakakilala ako ng mga ganun iba't ibang klaseng tao na sobrang amazing. Wow, grabe. Kasi naano po kaming housemate tulad ng PBB house, kasi sumunod siya. So, nung pagkakita ko sa kanya, as in, wow, ang bogey niya. Nakita ko nga sa edit ng PBB yun eh. Yung video, parang nag-blush, binlash akong ganun. Parang sobrang bogey niya. Ayun, na-amin ko naman yun, oo. And,
friends kami sa loob ng bahay ni Kuya. Nung umpisa lang kami hindi lang nakakapag-usap kasi nga medyo nahihiya pa ganyan. Pero habang tumagal-tagal naman na, ayun, madalagal na sa dumagal-tagal na pagkalabas ko ng PBB house, hindi ko na-expect na may kaulis. Kasi talagang sa loob ng bahay, friends kami noon. And then, dahil wala naman nangyari, nakaiba ganyan, friends lang. Tapos nagulat ako paglabas ko, ang daming kaulis na pa. Sa harapan namin, sa social media, kung ano namin talagang kaulis, so nagulat ako, parang may nakliks lang chemistry daw, ganyan. Eh, wala ako marunong tumingin talaga ng chemistry, ganyan. So, nagulat talaga ako nun. And then, ayun, one time nga, bulisita siya sa bahay namin, sa bahay, sa Nueva Ecija, sa probinsya. Kasama rin niya yung fam niya at, yung tita niya at, ayun, bumisita siya dun sa amin, kamustahan, ganyan. Pure-minded po siya, parang patok siya sa lahat. Ayun. Una, nasabi ko yung kasi ano, nagkaroon sa PBB house ng ano, ng parang task. Na medyo naging kalaban namin sila kasi nga po galing siya sa Capstar and then parang narealize ko na ang patos niya mag-isip kasi hindi siya bumasa sa pagiging magkakaibigan ganyan, bumasa siya sa bilang namin sa kanila kasi konti lang po kami ng challenge namin 5 vs 11 so nakita niya yon so parang wow as in salulo ako sa kanya nung time na yun. Speaking of 7 boys and 7 girls, makakasama po natin ang stars, ang 4 ng 4 bad boys and me. Sila po ay dalawang ex-housemates ng PBB 8, pero hindi po sila ex kasi balita ko sila yata. We got Kaori and Reese. Hi, Kuya Robby. Kuya Robby. Kayo talaga. Grabe yun. Kinikilig ako. Sobra. No, lots of people have been telling me sa Twitter, no, na Kuya Robby, handa na po yung bawang sibuyas. Kasi, handa na pa. Weh, sabi nila. Kasi, gigisahin ko kayong dalawa eh. Diba? Panalo talaga. Pero, wanna say hi to all the Cowries watching us right now sa Facebook at saka sa community sa Kumu. Yes. Let's start with our lady first. Good evening everyone. Kamusta kayong lahat diyan? Thank you sa pagsama dito and happy 2 years kasi Kuya Robby 2 years na simula nung pumasok kami ng PBB tas nagkita kami ni Riz. So, second anniversary niyo. Well, ano Kuya Robby ng fandom? That we saw each other, that's our anniversaries, that are yung second. Howdy, but you acknowledge that one anniversary nyo, second anniversary nyo. Yeah, you're trying to trick me. Wow. Huh? You go, huh? Uy, panalo. Kayo talaga, napaka. Ikaw, Reese. You wanna say hi to all of the fans right now? Yes, hello to everyone, and thank you so much for and everyone for the gifts earlier. Love that, and also thank you so much for supporting us for 2 years. Hopefully, many years to come. And yes, guys, thank you.